Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, excuse me. Eh, nahulog yung ano, yung sinasaw-saw ko na wax. Ayan o. Eh, i-break, isakto para mag-break time. Narinis ko na yung sa kamay ko, ayan o. Oh. Ang trabaho ni Lolo Miguel, nahulog yung wax. Pero okay lang yan. Hindi naman masakit. Kasi ano naman to yung, alam nyo ba nung elementary tayo, yung bumibili tayo ng ano, yung sorbetes, tapos sinasaw-saw doon sa chocolate. Parang ganun yun eh. Yung wax na yun, pero mainit yan. Liquid, aray, aray. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Madali lang naman siya tanggalin eh. Aray, 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 aray. Hindi kita buhok eh. Buti na lang, hindi yung kulay brown. Kung yung kulay brown yun, ako po. Ang hirap talagang ano, tanggalin. Buti na, sundot ko agad yung ano. Eh, lumubog na eh. Ang dami sa buhok. Pero okay lang yan mga kaibigan. Kasama yan sa trabaho. Eh, inano lang, i-upload ko lang ito kasi syempre, experience to ngayong araw na to. Na-experience ko to ngayon. First time ko yung nahulugan ng ano, ng sinasaw-saw. Doon sa ano, dipping wax yun na yung red wax, yung sealing wax. Sealant, yung pang seal. Doon sa mga ano, butas-butas yung itong kulay pula na to. Ito malambot na klase ito, parang kandila lang ito eh. Ayan, dami sa buhok ko. Kaya mga, kakalbuhin ko siguro ito. So, ayun lang. Manood nyo kaibigan, mga kaibigan, yung ano? Yung kay FLM, yung umamin nung ano? Gumamit nung pangalan na Norman Mangusin. Yung pala yun, mga kaibigan. Kaya pala talagang pinaglalaban si FLM ng mga abogado at saka ng natin. Dahil talagang alam na alam natin talaga yung ano. Inosente si Francis Leo Marcos. At kailanman hindi niya magagawa anong ganong klaseng krimen. Dahil siya ay mayaman na para gumawa pa ng mga ganyang klaseng bagay. At illegal yan. Alam niyang hindi niya illegal yan at alam na hapdi kasi naman ako sa ano mga kaibigan. Alam niyang illegal yun kaya hindi niya ito papasukin. So, ayun lang. Dami sa buhok kayo. Malagkit yung box. Ewan ko mamaya, paano ko ba ito tatanggalin? Bahala na. 10 minutes lang yung break na yan eh. Oh. Tignan nyo kung hindi ako naka-apron, oh. Ayan, oh. Kung hindi ko suot yung apron, di sabog lahat ito sa damit ko. Kaya lagi ako merong ganito. Pag-protect ka dyan sa wax. Ayan, papalitan ko na ito. Malapit na. Wala na yan. Pag ganyan, hindi na pwede yan. So, aasikasuhin na. Nakapanood ko kanina kay Sir Jojo yun eh. Kasi may live ngayon si Apulakay. Hindi ko masyado napapakinggan yung ano, ang dami. Yung pinaakyat nila lahat kung sino yung ano, pwede. Yung gusto magbigay ng komento, eh, hindi naman ako makaakyat ka agad kanina. Dahil ano, naka-break time lang ako, eh, nabuksan ko late na. Patapos na yung break ko. Mamaya panunuurin natin yun. Tsaka yung kahapon na ano. So, ito na mga kaibigan, ito na yung ano, yung hinihintay natin na ano, na konsensya mga kaibigan yung tao na gumamit ng pangalan niya na Norman Mangusin. Kaya talagang ang mga abogado ni Francis Leo Marcos ay talagang buong-buo ang kumpiyansa. Kaya paglatag nila ng kanilang mga ebidensya ay mapapasinungalingan lahat ng ibinibintang sa kanya. Kung di lang dahil dyan sa politiko na humahadlang sa paglaya ni Francis Leo Marcos ay nakapag-bail na sana si Francis Leo Marcos. Tingnan nyo naman mga kaibigan yung judge. Di ba rin niyang i-break ang rules
di ba rin niyang baliin ang batas, basta mabigyan lang niya ng pabor yung mga nakikiusap sa kanya ng mga politiko. Hindi dapat ganun, mga kaibigan. Naghukom ka pa kung meron ka namang kinikilingan. Doon lang sa mga merito tsaka sa mga description nung kaso, ang dami ng butas nito. At imposibleng imposible na siya ay makonvict sa kaso na to, lalo na hindi pa niya to ginawa. Ibang tao ang nagmamay-ari ng kasong yaan. So lumilinaw na, mga kaibigan. Kaya diretso lang tayo sa sa pagkalkal ng totoong salarin. Kapagkamat may umami na na gawain pala yan nung araw na tsempuhan yung pangalan niya na gamit. Kaya napakadelikado pala, mga kaibigan, ngayon. Biro mo kung meron kang kapangalan, tapos may kasong ganito, ganyan, tapos hindi naman pala ikaw, tapos ipasok ka sa kulungan. Paano na, mga kaibigan? Lalo na kung wala kang pang bayad ng abogado, wala kang ano. Paano nang gagawin mo ngayon? Wala kang pang piyansa, wala kang pang ano. Paano na yung ganun? Ang hirap yung ganun. Dapat maling-mali talaga yung pagkakahuli sa kanya. Hindi dapat talaga ano. Hindi dapat na kinarga sa kanya yung kaso na yun. Ang linaw-linaw naman, no? Doon sa statement nung ano, yung kung saan dininay yung bail. Napakalinaw na ang statement niya. Babae pala yung ano, recruiter. Yung nagpaalis sa kanya, nagbigay ng plane ticket, lahat ganyan. Anong kinalaman ni Francis Leo Marcos dun? So yun ako, mga kaibigan. So shout out sa atin, magandang gabi, umaga man o tanghali. We will always defend Francis Leo Marcos. Mamaya topic natin yung ano, yung kay David Ilagan. Ako, sayang. Kakapanghinayang talaga. Bakit nagkaganyan? Hinangaan pa naman kita. Pero yung mga narinig ko, eh, hindi ko masyadong maano eh, na marami nang hihinayang sa barako. Sayang. Bumaligtad na yata. So ayun lang, shout out sa atin lahat, mga kaibigan. Solid FLM. Mahal ko kayo. Lolo Miguel.